1997 Mitsubishi Lancer GSR. 90s Matine Idol na walang kupas ang kagwapuhan hanggang ngayon. Poging-pogi pa rin. Two-door version ng Lancer Pizza Pie. Nung lumabas sa Pilipinas, parehas ang performance specs sa GLXi pero mas pang binata o feeling binata. Walang problema yung stock na 4G92 SOC na local bukod sa hindi siya aabot sa mga Honda na problema sa mga binata na gustong maging pogi na mala action star pa ang performance. Pero in the spirit of competition, may sagot ang Mitsubishi dyan. Lancer, GSR, o kaya Coupe, tama? Yes. Coupe, kilala sa ibang bansa. Mirage. Mirage. Dito nga. Pakita kayo dito. Yan. Pakita natin. Poging-pogi ako sa kotseng yan pa. Anong taon ba lumabas ang Lancer na ganyan? 97. Hanggang? Ang 2001. GLXi na makina din. Oo, ang horsepower nun, 126 at the crank. So, sa likod, Lancer Pizza Pie din. Oh, yung iba, di nila alam, niisip nila, Mirage to na ano, nilagyan lang ng sticker. Mga kamirmir, ganon. Mga kamirmir. Shout out sa mga kamirmir. Shout out sa mga kamirmir mo dyan. Ayun, pero, ano to, sa anong bansa version ba yung Japan, Mirage? Japan. Japan Mirage na tawag. Di Colt? Hindi. O Colt yung hatchback? Hindi ba nila yung Colt ngayon yung may, ano na, parang K-car, maliit na. Ah, oo, tama. Pero yung unang Colt. Kalaban ng Jazz, ganon. Yeah, kotse. Basta yung Mitsubishi magulo eh. Pagka nag-abroad na yung kotse nila, iba na yung pangalan. Ito, anong model ba to? 97. Pero pag 2000 model na bali yung likod niya. Oo. Oh. Yung 97, parang limang pizza. Ito yung preno mo, hindi na stock yan. Hindi na stock. Tapos, disc brake sa likod. Stock ng LX. Eh, ito. Parang isipin natin, 90s na kotse na pogi. Pero ang sikreto nito, nandun. Under the hood. Tignan natin. Boom! Ang linis ano? Madumi pa yan. Madumi pa ba yan? Hindi ako prepared. No, yung hiya naman yung mga kotse namin sa'yo, no? So, ano tawag sa engine na yan? Engine na to, 4G92 DOC, MyBec. 4G92 DOC na MyBec. Yung local, SOC, na non-MyBec. Non-MyBec. Local release mo lang, DOC. Ibig sabihin, ito yung nag-BBTEC na Mitsubishi. Nag-BBTEC na Mitsubishi. Ang RPM na activation. Sa stock na ECU, na hindi RS, 5.2 oh. Isang RS, alam ko 6,000 siya ng MyBec. Pero sa'yo? 6.2 Ginaya mo sa MyBec ay sa RS. Yun yung suggested kasi nung sa June Auto. Si June Auto Mechanic. Hindi iba pare, kay paring June sa Byton yan, no? Sa Japan yan, no? Japan. Sa Japan yan, June. Yung transmission yan, yung dyan din nagsimula yung magic dyan eh, di ba? Hmm. MyBec run. Yun talaga yung bubuhay sa takbo ng MyBec yun. Kasi maganda yung gearing niya. Compare sa SOC. Gulat nga dito, lakas ng torque. Tapos pag bumato pa yung MyBec, ano pa, parang huhugot pa lalo. Bakit? Ilang horsepower ba yan? 175 daw. Saan pa nga ba manggagaling ang napakagandang invention na to kung hindi sa Land of the Rising Sun? 4G92 DOHC MyBec. Hindi ako sure kung MyBec o MyBec ba, pero magma-MyBec na lang tayo para madali sa dila. Ang sure lang ako, ang sigaw ng 4G92 MyBec ang isa sa pinakamasarap sa tengang tunog sa Earth, ka-level ng pagsigaw ng mga artistang Hapones sa mga art films. Ito ang pantapat ng Mitsubishi sa mga VTEC ng Honda, VVTi ng Toyota, tsaka yung sa Nissan. Noong 90s, may wow factor pa to. Sa mga medyo sporty na kotse lang meron. Ngayon, standard na ata ang gantong sistema sa lahat ng modernong makina. Anyway, ito yung technology na ginagamit para maging tila 2-in-1 ang makinang may variable valve timing. Isang mode na pang tipid sa gas at isang mode na pang malakasan. Nangyayari ang magic sa pamamagitan ng pagbabago ng cam profile at valve timing. At ito yung mga bagay na mga mekaniko at mga nenerdo-nerdong babad sa YouTube lang ang nakakaintindi. Ang resulta, makinang mabait at matipid sa gas kapag banayad lang ang apak. Tapos biglang nagsusuper saya ng tunog, tsaka lumalakas kapag inapakan paakyat sa kanyang high cam range. Lalong napipiga ang power na yan kapag minatch sa close gear tranny na specific sa makinang ganto. I-experience nga natin. Yan, okay. Lancer GSR na MyBec. MyBec.
Anong pangalan mo doon? Erwin Baya. From Batangas. From Batangas. Alay. Alay. From Batangas. Oh. Short shifter ba to? Yes, papi. Galit ka agad ah. Matros pa lang ako. Gusto nang malis ah. Yo. Tain na namatay. Servo problem. Servo problem. Mitsubishi kasi. Yeah. Hindi mo pa gawa. May ingon pa ako. Wala pa akong pambiling servo. Ang laki ng ginasas mo dito. Masanay na lang ako alalayan. Okay. O sige, pa-drive muna na ito, no? Yes. Dito natin sa highway. Ito, dati, Lancer GSR na normal to. 4G92. Ah, kaya. Yes, papi. Oo. Stock engine. Grabe yung tunog, ano? Ingay. Maingay kagad. Ba't maingay? Gawa ng exhaust. Gawa ng exhaust. Saan ka sa Batangas, tol? Sa Tuwi. Lapit sa Nasugbo. Tuwi, oo. Pwede ko ipaano to, ipapitik to. Pwede. Pwede. Yun ang pinunta ko rito para ma-experience ang bitek ng Mitsubishi. Ang bitek niya, 6.2. 6.2 pataas. So ito, 3,000 pa lang. Wala pa to. Maingay na eh. Yan na. Anak na. Wala pa. Kinakabahan na ako eh. Ang lakas eh. Hindi pa pumitik. Preno, malakas ha? Tapos ito, anong mga tuning na ginawa dito? Easy unit na ngayon. Mega squirt? O, nakapaks ito. Kami lang ang muna na tropa ko itutulungan mag-tune. Okay. Ipon pa ako para magpadya ito tune eh. Oo. Ipipip gear ko muna kasi hindi tayo makapagkwentuhan eh. Ang ingay eh. Napakaingay pala rito. Hindi pa ito totally tune kaya minsan takot pa ako atawin eh. Pero so far, buo pa naman siya. Vibrate kasi yung mga pinagagawa mo. Sino gumawa suspension mo? Kami lang din, mga tropa sa Batangas. Totoy Works, shout out. Totoy Works, shout out. Ang bushing si Totoy Works, ha? Yung mga mechanical, engine, suspension. Ito, malakas sa gas. Matipid, mami. O, ganun? Matipid. Yung mga Honda, nahamong ka na. Siyempre, Bitek, Mybek. Minsan, may mga angasan na nagaganap dyan, di ba? Oo, lagi nga, malimit ako. Tatawa na mga Honda eh. Oh. Okay lang, tauna na kayo. Makakarating din naman tayo sa pupuntahan. Maniwala ako eh. May parole cage, roll cage ka pa nalalaman dyan eh. Mauna kayo ba ang tune ng ganyan? Pero na-gauge mo na yung mga Honda. Sa mga tropa, friendly gauge. Anong friendly gauge? So sino panalo? Honda, patuloy nun. Hinga! Patuloy nun. Patuloy sa DC talaga oh. Kasi kailangan yata nito, yung gasolina nito, 100 octane eh no? Yung DDM na gasolina. Ayun, ang local na gasolina. Marte, juicy. Ayun, ang gasolina mo ngayon? Blaze. Pero, okay naman pag-blaze. Okay naman. Clear ba dyan? Clear? Clear. Clear dyan? Yes. Third gear ko, ha? Yes. Eh, lumigo yung pa. Pwede kang kumampyo kahit naka-floor ka.
So yan, yan yung dala ko papunta rito. Akala ko pag sakay ko, sabi ko pag mahina yan. 1.6 lang 1.6. Yan, wala pa turbo. Wala turbo. Tapos bitek-bitekan, ganun. Pero hindi. Oh? Sipin mo, may cart na kagad. Ano ba ito? Hindi ko alam anong gear ko. 5th gear na ito? Papa Erwin, ang masasabi nating balance na 90s JDM project car. Malinis, maayos at metikuloso ang pagkakagawa sa local release na gwapitong auto, sabay timpla ng performance, forma at pagka-special ng mga rare pops na ingredients mula sa golden age ng JDM. Kailangan ng research, pagiging maalam at pagiging tasteful sa mga wastong pyesa in terms of what will work and what will not. Meron ding pagpigil sa sariling punuin ng mga JDM rare pops na mailagay lang ang lahat ng pwedeng ilagay na nagiging OA na o baduyan dating. Malaking tulong din ang mga ekspertong tropa gaya ni Master Francis Lim. Dapat i-show namin yan. Kaso inabuto kami ng pandemic. Okay. So dito na lang natin i-show. Ano yung buong ilalim yan. Ano na, so ano, malinis na yung buong ilalim yan hanggang flooring. Basta sa painting and restoration, yung mga body repair at painting, inabot siya ng mga 120 inabot, pati ilalim. Di ba pwede mga value mill na mga painting-painting, mga 30-30, gano'n, pinsin? Ayaw, kasi pag value mill, di value mill din yung quality. Pero kung gusto mo pang show, yung 110, ihanda nila. Mura pa yun. Mura pa yun, medyo kasi tropa mo siya. Hindi, medyo tipid pa kasi binabudget namin talaga. Gano'n? Pero kung medyo all out, nagpas pa. And white day, mas mura yung white na color. Shoutout mo yung shop mo, Tol. Shoutout po sa shop namin, Absolute Makati. Absolute Makati. Kasi marami-rami na akong nabiling pyesa dyan. Wow! Sa Ricardo ah. Ah, di ba? Parang pogi nitong Ricardo. May ganito pa, may texture pang ganito. Oh. Nakakakilig sa kilikili yan. Sumasakay yung mga girlalo niya dun, oh. Hindi naman. Oo. One foot in the door na. More doors means more friends. Ay, less friends. Less friends. Kasi tol, two door ka na nga, meron ka pang bakal-bakal dun sa likod. Di ba? So, paano wala magaganap na action dyan? Walang magaganap action. Oo. Kasi kaya, itong sidings... Loyal na loyal, wala pang tint. Yun, puta, loyal, ano? Kasi stick to one, eh, no? Stick to one. Silang masasakay, eh. Okay, itong sidings na to. Saan kotse galing to? RS. Hindi compatible RS. Sa Lancer Pizza pa ito? Ay, hindi, mahaba yan, eh. Ah, mahaba pagka two door. Oo. Cyborg RS. Cyborg RS, ASTI RS, manual windows. Manual talaga, kasi for lightweight, pang racing. Racing, RS ko no? Oo. Ko. OMP. Ito yung basic na stock na GSR. 97 hindi. Nagpalit ako ng dashboard, black dashboard na siya. Black dashboard, saan galing na kotse naman yan? Hindi ko alam eh. Kanino, paano sa auto galing eh? Kinuha ko lang isang tropa. Hindi ba pwedeng Pilox na lang? Hindi pwede? Pwede naman, kaya so... Ano bang kulay na stock pare? Kulay gray. Kaya likod dito, ito. Hindi ko pa kompleto yung black interior nito eh. Black interior, ano? So tingin mo, pag meron akong 300,000, makakabuha ko na ito? Depende sa gusto mong build, papi. Ito, ganito. Hindi ko kulang, putya. Okay, Papa Erwin, salamat sa pagpapa-experience sa akin nitong GSR Maybach mo. Ganda tol. Appear tayo, siko-siko lang 'yon. JDM number 1. JDM number 1. Salamat pa, cha. Thank you, papi. Thank you. Shoutout ka sa mga alay. Alay, shoutout din sa mga tropa ko din sa Batangas. At Tutoy Works number 1 'yan. Tutoy Works number 1. Original ah. Wala peke-peke do sa punto mo ah. Tunay ito, walang halong peke. Ayun, barik tayo. Don't barik and drive. Ayan. Ayun na nga, magpakalasing na lang tayo sa tunog ng Maybach. At kung ang GSR na to, champion sa palinisan at pagwapuhan, iba namang championship ang pinasok
ng Myvec na Lancer na to. Suspension bushing, shock absorber, and ball joint has left the group dahil ito ang Philippine Rallycross Series. Sa sport na ito, hindi lang patibayan ang suspension ng laban, patibayan din ang loob, i-maximum attack ang auto sa mga lubak na pinaprenuhan kahit ng mga malalaking SUV sa Metro Manila. Kung totoo mang maliit ang bird ng Pinoy, dito naman mapapatunayan na matigas ang ating mga yagbols. Okay, Lancer Itlog 4G 92 Myvec, si Boss Arlan. Hello. Yan, I'm stock transmission, stock engine. Stock. Pag sinabing stock ng 4G 92 Myvec, wala akong ginagalaw. Stock yung cam, stock yung ECU. Pati clutch, stock Myvec ba? Sabi nila maselan daw sa gas. Ang requirement kasi ng Myvec dahil 11:1 yung compression ratio niya, maselan sa gas. Ang kasundo lang ito na gas, Petron na Blaze. Pag gumamit ako ng lower grade ng gasoline, prone sa tope or pinging yung makina, masisira. Pero ang advantage nito, magaan siyang engine, ganun. Mabilis mag-rev dahil sa transmission na rin. Hindi, pero saka magaan siya sa terms of bigat na physical na, kumbaga 4G63 lagay mo dyan. Oh, mabigat yung 63 kasi 2 liter. Mas magaan-gaan itong 92. Ah, okay. High maintenance ba yung... Kasi syempre pag rally, wasa ka ng kotse. Parang na-imagine ko, wasa ka ng kotse, patalunin mo, tapos pa-slide mo sa... That's actually contrary to the yung paniniwala ng tao na marami masisira. Basta ma-set up yung kotse na maganda using genuine parts. Matagal ang buhay ng PSA eh. Hindi masyado nabubugbog. Hindi ka, every race, hindi naman pa-flip ng ball joint. Talaga? Or suspension. Oh. Basta huwag ka lang talagang mapuruhan. Na kunyari, sobrang nag-bottom, lulusot yung shocks, pwedeng mag-leak. Pero kung maingit ka magmaneho, alam mo yung ginagawa mo, tatagal yung kotso. Sabihin, galingan mo, katanga. Dahil ba yan, Myvec, baka masailan sa ano yan? Change oil, change part plug lang. Ang parts niyan, paano? Meron sa mescolt niyan, gano'n, sa auto supply? Yung mga oil seal, madali naman kasi common sa 92. Saka marami naman oil seal na nahanap by sample. Siguro nahihirapan lang dito maghanap yung timing belt. Yun ang medyo rare, medyo support. Axel so, pati. May konting daya na itong support natin. Ang ginagamit namin dito, yung mga gurong na truck. Yung mga ano lang, pinagawa lang, fabricate, gano'n. Okay lang. Pero okay to, hindi siya solid na gurong na truck. May mga butas-butas pa rin. Parang may konting... Play. So yun yung problema nung iba kasi nirereklamo nila pagka truck yung may gulong ng truck. Sobrang tigas. Masyadong yung lahat ng vibration nasa iyo. Lagyan mong butas. Ah, ganun? So pwede mo pa-specify pala. Oo. Ang modification sa suspension naman, suspension master. Naka Ohlins. Putya, mamahalin. Di ka ba nanginayang mataturatin mo yung Ohlins mo sa ganyan? Eh, ang dami kong nakita sa research ko na one of the best yung Ohlins. Tapos, ang ganda nung tama. Magiging handling. Eto, ano to? Sinumin mo yan o ano? Yung namin, may host kami dito. Oh. Hindi, eto. Ito yung windshield washer reservoir namin. Dami ha? Ah, pag umulan! Umulan kasi dumidikit talaga yung putik, so kailangan tulong ng wiper, tuwigan. So pag umulan, tuloy yung ligaya? Oo, tuloy. Ayun pa. Walang so, spare tire. Wala tinanggal ko. Ayun o, weight reduction. Gusto nyo weight reduction, tanggalin nyo yung spare tire nyo. Yun lang, pag street car, bahala na kayo sa buhay nyo, paano nyo bubulkanize. So wala na siding. For weight reduction. For weight reduction, and mukhang racing. Oh, yun o. Pero pwedeng pang araw-araw kasi may aircon, may radyo. May aircon to? Aircon to. Alam mo naman, Mitsubishi aircon, malamig yan. Kung gumagana, ito gumagana. May konting tunog ng mga malulutong kasi wala na yung mga insulation. Siyempre, Mitsubishi. Alam mo lang. Oo, ito yung pang ano talaga. Ito huli kasi walang lock yan eh. Para sa mga sobrang sikip na... Pang eskwala. Pang eskwala. Ilang wala kang cup holder. Yun nga lang. Parang pwede ba sa ano yan? Street car? Sa normal na kotse? Pwede kasi ang ginawa kong setup, dalawa yung caliper. Isang main brakes dito. Ito yung main brake. So pag inapakan mo yung pedal, ito gumagana. Okay. Tsaka pero yung pinapagana ng handbrake cable.
hand, tama, handbrake cable. Oh. Pero yung hydraulic handbrake, ito. Yun! So, nagdagdag na isa pa. Yung gulong, ano dapat ang gulong? Street tires lang yan. So, class 1 hanggang 4, street tire. Yes. Hindi ka pwede mag-alterate. So, yun, ano? So, yung Maybach pala, hindi lang pang forma-forma, tsaka street-street. Pwede rin rally-rally. Magiging crazy ng driver. Depende rin sa pagka-crazy ng passenger kung sasakay siya sa rally car na to sa isang ikot sa malupit na track ng Philippine Rallycross. At bilang 2-in-1 mati ni Idol at Action Star, gagawin natin ang kailangang gawin sa ikagaganda ng pelikula. Ikabit na ang harness na yan. Salamat ha, kinikilig ako. Ikabit mo ako. Dadahan-dahanin natin. Attack! Wala naman sa kanya! Maximum attack! Attack! Pero may slowdown kasi mga una yung aligapok sa akin. Pagpirma natin. Ah, ganun? Yeah, so wala na aligapok sa likod. Parang sinaniba ni Tommy yung makinin ha. Grabe! Congrats! Puchang, galing mo! Okay, aircon ulit tayo. Tapos sa ginawa ni Sir Arlan na yun, ayun yung gasolina niya, puno pa rin. Walang nabawas. Sobra-sobra pa nga. Ano to? Kira yung gas gauge mo o matipid talaga tong kotse mo? Tipid talaga yun. Kasi yung run natin parang less than 3 kilometers pa rin. Pero nakita ko yung RPM mo parang hindi bumababa ng 5,000, 6,000 eh. Ganun? Ito pala yung mga trip ni Boss Arden sa buhay. Wala ko, puro meeting lang ang pinagagawa ko. Pagpatanggal ng stress. Nakatanggal ba ng stress? Nakaka-stress kaya yun? Adrenaline rush to. Adrenaline rush? Dahil na pag may mga loko-loko mga ano mo dati? Oo, mga kabuti sa pihina. Lahat tayo, may mga ganyan pinagdadaanan. At ayun, malaking shoutout sa mga tropa nating adrenaline junkies na bumubuo ng Philippine Rallycross Championships, tsaka kay Boss Arlan, syempre, sa pagpapa-experience ng rally stage. Ang galing nyo, sir, at good luck sa mga susunod na events.
Ganon din kay Papa Francis Lim, Papa Erwin all the way from Batangas, pati sa mga tropang MyVec. Salamat mga boss. Good luck sa mga sinasalihan niyong beauty contest. Naway makapag-uwi pa kayo ng maraming trophy at sana magtuloy-tuloy ang pag-rev ng inyong mga makina hanggang 10,000 RPM para naman marinig ng mundo ang nakakilig na sigaw ng MyVec. Tayo, wala yan sa RPM, wala yan sa daan na dinadaanan. Importante, may mga tropa tayo makakasama natin sa mga biyahe ng buhay. No? So, si Ramon Bautista, JDN, number one.